Kumusta mga katsagpi? Welcome back. Welcome sa isa na namang Once Human video. Is Once Human really worth your time? Yun ang malaking tanong. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam, Once Human is an MMORPG. Well, MMO survival pala. Once Human is an MMO survival game with a unique twist. Meron itong game reset system. Sound interesting or frustrating? Let's find out. Kuha mo tayo ng orange dahil ito yung paborito kong naging tradition ko na drink orange soda dito sa ano, dito sa What's Human na game. Okay, what do we need to do? Well, ako ang role ko for this server ay ako taka-plant. So, anong kailangan ko mag-plant? Gusto ko yung, kailangan gusto ko mga deviated. Puntahan natin yung cave mushroom. Pero yun yung cave. Yung malapit na teleport nung na-activate natin kasi nga nag-reset ang server, which is yun ang pag-uusap natin later. Game reset system. Ano yun? Reset button lang ba yun? Pero teka, bago ako magpatuloy, ako nga pala si Kikuki. At kung bago kayo dito sa channel ko, I'm your friendly RPG fan na sobrang kilig sa turn-based RPG, lalo na yung classic style na. Kaya subscribe na para updated ka sa mga turn-based RPG videos ko. Pero ito ha, mahilig din ako sa MMO games, lalo na kapag kasama ko yung mga tropa ko. Pero ito nga, worth it ba laruin? Alright, lalo na sa malapit na tayo dito, kunin na rin natin yung teleport. So basically, tinatry ko tong bagong naisip kong content na while playing, alam, kwento lang ako. Wow, wala, nag-iba yung direction ng GPS. Anyway, yun nga, kwento lang ako while playing. Pero syempre dapat related doon sa nilalaro ko, or at least related sa video game. Dito ba? Tama, dito. Yun nga, recently, ito nga talaga yung kinakaadikan namin laruin, ng tropa ko. Pero ito nga ba, worth it nga ba laruin? Gamali ako ng daan. Hindi pa rin ako sanay sa gantong setup. Well, ewan ko lang kung masanay ako sa gantong setup. So, I'm just trying it out na, you know, magkwento lang while playing. So, hindi ako makakapag-focus ka ano, sa game. So, yun ang challenge eh. Kasi yung pina-challenge ko lagi pag nagka-record ako, nakawala ako sa ano, focus sa gagawin ko sa game. Ito target natin, kunin lang muna natin dito. Recently, ito talaga Once Human ang solid na nga kina-addikan namin ng mga magkatropa. Pero worth it nga ba laruin? I would say so, lalo na kasi free naman siya laruin. Pero may malaking pero eh. Paano pag nag-reset na yung game? Ito na. Ano ba talaga yung reset? Ano ba yung, kung bago ko yung hindi nyo pa alam yun sa Once Human? Baka hindi nyo pa narinig yung Once Human. Anong klaseng game to? Every server nag-reset. This is where it get interesting kasi saan ka nga nakakita ng game na nag-reset yung game, tapos may enjoy mo nag-reset yung game, yung progress mo nawala lahat. Well, technically hindi naman lahat eh. Yung blueprints nasa iyo pa rin, mga mods nasa iyo pa rin, which is ito ang blueprints. Yan. So, maski nagkakasart lang namin, kita nyo naman na labitan lang ako. Well, yung mga tropa ko, mga level 30 na sila eh. Yan, 40 na pala si Sintido. Anyway, yun nga, mga blueprints, yun yung basically yung
weapon mo. Well, not basically. Blueprints are your weapons. So, yan ang nakikip mo every time naglalaro ka dito sa game. Yan. Pag madami ka ng nakakuha ng blueprints, kahit anong build na pwede mong gawin every time na naglalaro ka ng server. Which is, anong ibig ko sabihin sa gereset ng server? Ganito kasi yan. Matapos mo yung story, yung main story, katulad to, welcome back. Hindi ko pa ginagawa yan. Yatin, journey, not journey, task. Welcome back. Yan, ito yung main. Ito yung main story. Ito yung side quest, mga blue na quest. Ito yung yellow. So, pagkatapos mo na yan, isa yan sa mag-reset. Pero pag nag-change ka ng server, bibigyan ka ng option na gawing simplified. Hindi mo na kailangan pagdaanan yung mga cutscenes ulit. Mga extra na dapat gawin. Hindi mo na kailangan gawin ulit. Pag lipat mo ng server, mag-reset ang character mo. Yung level, may mythics points, yung may mythics specialization. Uy, pinong card to? Oh, hindi pala. There's card. Ano pala to? Yan. Matapos mo yung story, nasa naman tayo? Yan, paglipat mo ng server, nire-reset yung character mo, which is yung level, yung mythics points. Ito yung mythics points. Yan. Yan, mag-reset yan. Iba sa uy, kalaban. Turtle mo. Pega. Patayin natin ng why. Yung mythics, yung level mo, yung mythics specialization, which is ito yung specialization mo. Ito. So basically, parang ano to, yung sa roguelite, pag yung iba-iba yung mga binibigay sa'yo yung buff or power. Random yan lagi every time naglalaro ka. Yan yung specialization. Yun ang mga mag-reset. Siyempre, mga items mo hindi mo na makakuha. Pero mapupunta yan sa space-time backpack. Tapos click mo to kung gusto mong kunin. Pero may limited na points ka lang. For example, kuha ka ng 1,000 na pistol ammo. Yan ang makakuha ang points. Which is, what is that? 3K? Yeah, 3K points. Saka hindi siya tradable pag kinuha mo siya. Hindi mo siya matatrade sa ka-hype mo o ka-team mo o kaninong, maski kaninong players. So, yung base mo, oo, kaya mong ibalik. Pero guess what? Kailangan mong i-farm lahat ng materials. Alam mo. Asa na yung... Tama ba? Kailangan mo kasi activate yun eh para pwede ka mag-teleport dito sa town. Hanapin ko lang. Yung nga, so kailangan mo i-farm lahat ng mga materials from scratch. So goodbye sa mga resources mong naipon. Tapos nag-lipat ka ng server. Pumupunta yun sa dito sa space-time. FaceTime backpack. Tignan mo yung mga ano ko. Mga materials ko. Mga resources ko. Dami. So, yun. Kunin ko nga ito. Nasa hard server kasi kami. Mas mabilis ko tumin sa ama pa. Mauhaw. Ito pala isa bago ako makalimutan. Ito ang pinakasaktan ako dito kasi hindi ko, wala akong na kasi ni-research ko bago lumipat ng server. Ni-research ko lahat. Ano makakawala, anong naipunin, mga ganyan. At ito pa. Yung rare item na specialization memory fragment. Kung hindi mo ginamit yon, makakawala. Kasi pag ginamit mo yun, ganito mangyayari. Punta ka dito. Dito sa may mimetic specialization. Dito sa may right. Specialization memory fragment. Andito yung mapupunta. Which is, para saan to? Ang tatlo lang pwede mo gamitin. Sure, for sure mo siyang makukuha na ano, power. Meaning, kung ano, maganda talaga yung nakuha mo. Yung katulad sa akin, nakuha ko nun. Yung sand drill ba tawag nun? Yung drill na nagsiself-repair pag sa umaga. Kung hindi mo na kailangan siyang
i-craft ng i-craft or hindi mo naman na repair yun. Pag nasira yun, wala na. Dispose mo na. Gawa kang bago. Yun yung memory fragment na meron ako. Pero hindi ko akala ko makikip ko eh. Hindi ko nagamit. Yung nga mga kasapi, trust me, I was one of the victims. Kalimutan kong gamitin at munti ka na umiyak. Tanongin pa sa mga tropa ko na paulit-ulit ko siya sabi. Like, yung memory fragments ko, hindi ko malala kung sila nagawa nila. Pero nasa loob ata yun. Yun. Sa loob. Dito na rin tayo sa town. Check na rin natin yung securement unit ko nung ibibigay sa atin, which is not bad. Mas gusto natin yung door or yung cube, yung parang Rubik's Cube. Kasi maganda ang item na binibigay nun. What do we can we buy here? Na medyo lakas yung pera pa. Ngayon nga kasi medyo tinamad din ako sa umpisa maglaro. Kasi nga well, to be honest, busy lang din ako. May mga ginagawa rin. So. Alright. So what's next? Una natin to. Punta na tayo dun. Kasi farm tayo ng mushroom saka ng red something na flower para pang craft nung fertilizer. Kasi nga yun yung role ko. Ako ang taga-tanim. Ako ang taga-asikaso ng mga alaman para maluto ni Frosty. Ito. Siya ang cook ng hive namin. Ako ang, well, farmer, I guess, or gardener. Anyway, balik tayo sa question. Worth it ba? Worth what na laruin? Just try it. Try it lang. Kung hindi mo gusto, well, I guess we'll move on. Diba? Manood kaya lang videos ko. Maski hindi mo nagustuhan yung game. Pero kung may mga kasama kayong, may kasama ang friends na willing na maglaro din, na mag-sacrifice lahat ng mga, katulad nga yun, yung base, ng mga emitics yung level, na ba ulitin mo na naman yung story. Kung kaya nilang i-sacrifice yun, maglaro ulit. It's gonna be fun. Dami, saka may iba-iba yung server. Katulad ngayon, nilipatan namin yung server. May mga monster na, meron buff, hindi mo ma-damage unless meron ka ng pangontra dun sa buff na yun. Eh, nag-regen or something? Ay, regen morphic! Diba yung tsura yung kalaban? Oh, guys! Hindi, iba itong humahabol kay ano. Katamaan siya, pero... Sorry, go! Hindi lang ako yung tao dito. Uy, ito pa isa ka, morphic! Ito sa akin. Na-damage mo? Hindi, no? Nag-regen yan. Ang may shield yung Inukuha nila! Yung isang morphic. Ito. Ito yung... Oh, no! Sa mahina, patay agad. Bakit yun? Yung kanya. Eh, immune. Ano eh? Wala naman eh, element. Nari. Hindi siya magpapatay. Tara, takpon. Kasi medyo pinahirap. Saka, nag-try kami ng eto. Nag-try kami ng Prime War. Easy pa lang, ah. Gumamit, mga tao gumamit na ng missiles. Kasi kami wala pa missiles. Gumamit na ng missiles around 60 daw. Ewan ko kung totoo yun, pero almost matapos na. Almost matalo yung kalaban, pero hindi natapos. Easy pa lang yun. Sure, mahinap pa yung mga baril ng kalaban, ng mga pero no. Pretty hard. It's really pretty hard. So, yun nga. Still interesting. Maski siguro dalawa kayo, okay na rin eh. Ano pa kaya kung mahilig kayo sa PvP? PvP here is pretty fun. Kaya kung may madami kang friends na willing mag-sacrifice ng lahat ng mga yun, I'd say still worth it. Pero sana may malasakit ka din sa mental health mo. Dahil
Mama, di ka katulad ko. Thank you. Look at this. This is a free game, by the way. So yan, yung mods, yung ano po, mong blueprints. Nakikip mo yun pag lumipat ka ng server. Pag tapos na yung server, nalilalaro mo. Raven. Raven. Ibon yun. Anyway. May bago, yung baka isa, nag-a-update pa sila. Siyempre, isa game, isa new game. Pinuwi mo, new game pa lang. Interesting na. So yun yung mga kasagpi nga. That's my take on Once Human. Sobrang unique. Pero hindi siya para sa lahat, lalo na at kung hindi ka fan ng mga game na nag-reset. So try nyo pa rin, I would say try nyo pa rin sa umpisa. Sayang, it's free sa Steam. At isa pa pala, before I forget, meron na sila mobile version, crossplay siya. Ito na yung mga farm, kailangan kong farm. Umpisa, solo rush ko. Kasi itong mga to kailangan ko for fertilizer. Ito tayo sa kamila. Farm ko to kasi nga ako ang gardener ng hive for this server. Kasi kaya nag-decide kaming ako ang gardener kasi mimetic specialization ko meron gardening gloves. Doon kami nag-decide na katulad ng isang tropa ko merong pangcraft, siya crafter, siya smith, matey, whatever you wanna call it. So, siya yung taga-craft ng mga ingots. Kasi mas madami siya nakuha ingots. Doesn't mean na siya lang, you know. Pero, ang role niya, siya yung madami magka-craft ng ganun. Ako, role ko, ako yung madaming mag-iipon ng mga wheats, mga crops, mga flowers kailangan namin. Tapos, itong carlet na to, may requirements pang craft ng fertilizer para hindi ko maalala kung for sure magda-drop yung seeds ng mga tinanim ko. Pero mataas ang chance na mag-drop ng seeds pag ginamit ko yung fertilizer na yun. So yeah, if you found this video helpful, don't forget to hit the like, subscribe, and click that notification. Nice, hindi ko nakuha. Okay, go. Pag nakuha ko to, mag-subscribe kayo. Pag nakuha ko to, mag-subscribe kayo. Baba ng chance na makuha ko to. So pag nakuha ko to, mag-subscribe kayo. Bet? No bet. Well, for the sake of gaming, mag-subscribe na lang kayo. Forget that. Forget the bet. So, if you found this video helpful, don't forget to hit the like button, subscribe, and click the notification bell para maunak ha sa susunod ng mga content ko. Oh, look at this beaver. Pwede ko na kayang alagaan to. Hindi, dito beaver ba to? O Chewbacca? Ano yun? Tawag ng Chewbacca ba? Ano sa Star Wars yun? Yan. Parang ako Scarlet Calamus. Good. 16 pa lang nakukuha ko. Anyway, I'll be farming this. Pero iba na yung kulay yun. Kulay white. Yan ang bagong update kasi. May iba-iba ng color saka pattern. Tapos pag pinag-breed mo, magkaibang kulay. Mag-mix siya ng kulay or something. Bagong update yun. Mukha-farm lang ako dito ng Scarlet Calamus sa mushroom. Tapos pabalik na ako sa base. Yun ang gagawin ko for today. Kapalabal ko konti kasi I'm really really behind sa level. Kailangan ko din mga mats para makuha ko na yun. Para makuha ko itong baril ko, which is ito yung bullseye. Yung build ko ng last server bullseye. But I really wanna try yung ano, yung burn build. I know, sheltered LMG build. Yan.
Yun ang gusto ko i-try na build. Gusto ko i-main na build dito sa server na to. Tapos siguro, gawa ko ng video about it kung maganda ba ako. What? Yan. Yun ang plano. Scarlet Calamus. Dami dito sa ano. Saka maghanap pa ako ng mushroom. Hindi ko nakuha yung mushroom. Para mag-subscribe kayo. Anyways, salamat sa panonood. At kung may kwento kayo tungkol sa Once Human, share nyo sa comments para masaya akong basahin mga experience nyo, i-share nyo lang. Mga kasagpi, maraming salamat. Hanggang sa muli. Mana.